Catherine Dumigyay na galing Panubuntok Mountain Province. Pero nakatira ako dito sa Baguio nung nag-asawa na ako. Mula bata, dahil sa amin kasi, yung barangay namin sa Buntok, isang barangay na 95% to 98% yung mga kababaihan weavers. Kaya mula 7 years old ako, marunong na akong mag-hobby yung mga ganyan. Yung mga maliliit na lang na panggilid dyan sa mga wanas, or bahag, at saka sa tapis. Nung andun ako sa amin, sa probinsya, mga hinahabi namin Mountain Province at saka Kalinga. Dahil yung nanay ko kasi nagbibiyahe, binibiyahe niya yung mga hinahabi namin sa upper part ng Kalinga. Pero nung pumunta ako dito sa Baguio, nung nag-asawa na ako, dito na kami, nag-ahabi din ako ng Benguet, yung plain lang. Tapos yung Kalinga. Mas sa Benguet kasi, yung mga karamihan na nakikita ko, mas plain. Tapos yung mga nilalagay sa, parang palaypay yung kanilang damit, ay mga binibili na galing sa Lolan. Yung mga tela na, hindi naman textile na yun, no? O textile din. Nagawa ng galing sa Ilocos yata, o mga ganyan. O mga Chinese tela na yun ang nilalagay. Actually, sa amin, sa Mountain Province, dahil yun nga po ang alam ko, yung mga designs namin, karamihan yung mga mata-mata, tapos may mga arrow, yung makikita dito sa kwan ng tapis, at saka sa bahag, tapos may mga X. Actually, ang tawag namin sa buntok, yung sa X, tinatawag na fatawil, o yung ginagamit sa pagbuhat o paglagyan ng mga hinaharvest nila sa bukid. Pero kung titignan mo kasi yung X, yung parang yung diamond X, kung ikaw titignan mo yung shape ng diamond, dahil yung diamond walang butas sa gitna, kung mata-mata may butas sa gitna. Karamihan kasi may mga mata-mata na yun kasi ang sabi nila. Bakit sabi ko sa nanay ko, bakit lahat ng mga hinahabi natin mga mata-mata? Tapos yung mga XX na yun, mga BB. Tapos sabi niya kasi, yung mata-mata kasi, yun ang lagi nating ginagamit na para makita natin ang mga gawa ng ating creator na mga magaganda. Pero yung mga iba naman sabi nila, parang mata ng creator para ituro sa atin, para makita natin, kaya may araw, para makita natin ang kagandahan, yung mali at saka tama. Kung halimbawa sa painting, di ba yung mga ini-imagine mo, yun din ang pinipaint. Parang ganun din sa hobby. Pero karamihan kasi, yung mga flowers, mga ganyan mo, nakikita mo yun din. Tapos yung mga gamit, halimbawa may mga shield, may mga spears. Dahil iyon din ay yung tawag nilang protector, ginagamit nilang pang-protect sa atin o sa ating bayan. O sa Kristiyano, sabi nila pang-protect sa ating faith daw. Dahil nag-modernize na, depende yung pag-analyze ng mga tao. Tapos karamihan din ng Cordillera, may ganyan, may shield. Pati sa Ifugao, may shield din, may star. Tapos sabi nila sa star, nagbibigay buhay. Dahil yun ang nagbibigay liwanag, kaya parang konektado din ang liwanag at dito sa lupa. Dahil sa lupa din sabi nila madilim, kaya may star para maliwanagan lahat yung mga nilalang ng ating creator dito sa ibabaw ng lupa. Tapos may mga iba-iba din ang meaning sa mga iba, dahil may mga mata-mata, may mga may mga hobby sa Ifugao, meron sa Kalinga, sa Mountain Province, pati sa Benguet meron, na may hobby na pang para sa patay lang, na hindi mo pwedeng gamitin kahit saang pero sa ngayon kasi nakikita mo na may mga pangpatay, tapos ginagamit ng ibang probinsya na ginagawang damit o ginagawang tapis na dapat na hindi. Para sa akin, pwede namang gamitin mo, pero hindi talaga yung buo. Parang mag-innovate ka ng
dagdagan mo naman ng ibang kulay para hindi yung buong buo na kultura ng isang probinsya na pangpatay ay ginagamit mong pangsaya. Parang ganun. Tapos yung mga sa mata-mata din sa amin, may bilang-bilang. May sabi nila may yung mga may kaya daw, ilang-bilang yung mata. Tapos hindi mo daw pwedeng kulangan yung mata-mata. Dahil pag nagkamali ka, hindi na pwedeng gamitin yung patay kasi yun. Dahil magre-reklamo daw, babalik yung spirit yung namatay. O, may nagkakasakit. Tapos sasabihin, mag-party ka ulit. O, ganun-ganun. Mag-by rituals na. O, ganun-ganun. Pero sa mga kulay din, yung kulay, pare-pareho naman. Mas colorful lang ang Kalinga. Pati Mountain Province, dahil part ng Eastern Mountain Province, kagaya ng Paracelis. Mas colorful din po sila. Siguro, dahil malapit sila sa Kalinga, kaya may beads-beads din sila. Sa akin, sa colorful siguro, parang sinisimbolize ng masayang buhay o nagbibigay ng saya o kaya tagumpay sa buhay ng mga tao. Dahil kung minsan may sakit, kung may nagkakasakit sa amin, ginagamit din yung mga itong mga tapis, mga bahag na ginagawa nilang ritual. Tapos may gangsa din na ginagamit para pabalikin daw yung spirit ng yung may sakit, kaya ginagamit yung mga makulay na kulay. Dahil pag maitim daw, hindi makikita yung spirit na lumisan, dahil kahit buhay ka, yung spirit mo daw nauna. Oo po. Kaya sabi ng mga matatanda, yung makulay, dahil makita mo pag red na red, makita yung spirit na ay tayo yata yung kwan makita. Dahil sa madilim, hindi mo makita pag madilim din yung kulay. Iba-iba sa ibang probinsya, dahil sa Ifugao din, sila ang medyo complicated dahil ang daming designs. Tapos mga meaning din ng kanilang hobby. Pero kung titignan mo, pare-pareho dahil may mata-mata, may arrow, may X. Tapos may mga sigsag na sinsymbolize ng mountains o kaya river. Yeah, doon nila ibinibigay siguro yung mga paghahabi, yung pagmamahal nila sa ating nature. Kaya importante sana na yung mga culture o mga costume nating mga igurot ay hindi sana mawala yung mga talagang original na mga designs. Kung mag-innovate man tayo, hindi yung talagang ganyan. Dahil meron at merong mga matatanda na magpupuna, pupunahin nila na bakit ganyan, bakit ganito. Kung tayo man sabihin natin business is business talaga, pero kailangang igalang. Igalang sana yung mga costume o kultura ng mga iba't ibang probinsya dito sa Cordillera. Sa Abra din, may isang yung isang nagbibigay ng tela. Tinanong ko sa kanya, bakit sa Abra? Bakit karamihan yung binoborda sa kanilang hobby, may frog? May palaka. Tapos sabi niya, yung palaka daw ginagamit nila kung naiboborda na sa kanilang costume. Tapos ginagamit daw nila yun pag umuulan, dahil pag umuulan maraming ragyata na lumalabas na nagbibigay surat sa kanilang pananim. Iba-iba ang belief ng per probinsya. Pero magkapare-pareho din sa lahat. Pag titingnan ninyo lahat yung mga designs, pare-pareho, pero magkakaiba yung meaning. Pero yung para sa patay, pare-pareho din po. Nabawal sana gamitin yung mga pangpatay. Tapos dito sa backstrap, ito po kasi yung traditional talaga. Pero nung unang panahon, hindi naman talaga sinulid na ganito siya. Ang ginagamit nila, yung mga galing sa mga kwan ng mga punong kahoy, sa mga dahon. Tapos yung ginagamit din nila mga natural na kulay. Sa ngayon kasi medyo kukunti na lang yung mga gumagamit ng traditional weaving. Ginagamit nila yung mga pedal dahil pang commercial kasi, pang maramihan. Dito kasi sa backstrap, kunti lang kagaya nito, kunti lang mahabi. Pero sa Ifugao, karamihan yung ginagamit nila, kaya magkakaiba talaga ang designs dahil ginagamit nila sa backstrap. Yung hindi sa pang commercial talaga na hobby. Kaya sana itong
traditional na weaving. Kaya po ako nagbibigay din ako ng workshop para hindi mawala yung mga workshop. Tapos, ang importante kasi na matutunan natin o maranasan natin mag-hobby para maranasan natin kung gaano kahirap mag-hobby. Dahil hindi po siya madali. Parang ganito po siya. Lalo sa mga designs po ng talagang traditional na ginagamit nating mga kuan. Marami po siyang sticks na gagawa. Kaya ganyan po kagaling din ang ating mga sinaunang mga ninuno na hindi po sila nakapag-aral pero magaling po silang gumawa ng kanilang design. Ayun po, may sulat-sulat, kaya pwede mong i-document yung bilang-bilang. Pero nung una yung nanay ko, mga iba-ibang design, hindi niya sinusulat. Pero kaya bilib na bilib ako na hindi sila nakapag-aral, hindi bilang. Pero ako binibilang ko, tapos sinusulat ko sa aking notebook. Dahil hindi ko alam hanggang ngayon sinusulat ko. Tapos iba-iba din ang pag-hobby. Merong makita sa labas, kagayang mga ito. Pero ito po ay hindi mo makita dito sa labas, pero sa loob, doon mo makikita ang mga designs. Parang magkabaliktaran. Kaya ganyan po sila kagaling. Ating mga ninuno na ho. Dahil magkapare-pareho naman, may mga ganyan lahat ng... Pero benggit lang talaga ang kakaiba. Oo. Benggit. Tapos... Apayo, hindi ko kasi nakikita yung kanilang kuan ng apayo. Tapos abra din, ngayon lang naman, medyo may nag-modern na siyang kuan. Dahil yung abra, plain lang siya eh. Yung white lang, plain talaga siya. Ganyan din sila ka-tsaga na mag-hobby ng as in na pino na pino. Pero ngayon, wala nang gagawa ng ganyan. Tapos yung bird's eye nila, ang liit as in. Kaya hindi ko kayang gawin yung saludo ako sa mga taga-abra, mga naunang. Siguro para sa akin, bakit importante ang textile? Dahil ito kasi yung ating culture. Tapos yung mga ibang bansa o mga ibang part ng Pilipinas kasi, parang ginusto nilang walain dahil nag-commercial po sila. Dahil yun sa kaya yun doon sa aming probinsya talagang hindi malis dahil kultura po natin yun. Lahat ng mga okasyon ginagamit yung mga ganyan. Pag may patay, yun po din ang ginagamit, hindi naman pwedeng mag-modernize. Sa probinsya ganun. Hindi naman huminto yung mga weavers na gumagawa kung paano sana yung mga hobby natin hindi gawing modernize o tawag po doon. Dahil nawawala kasi, hinahaluan nila yung mga iba't ibang designs. Pero yung mga taga-probinsya naman, yung mga nakakaalam ng design, hindi talaga mawawala dahil kultura po natin yan, kaya ipagpatuloy. Sana suportahan din yung mga ating mga official, parang mga yan ay hindi mawawala. Pero hindi mawawala yun dahil sa probinsya, hindi naman magbabago yung kultura sa ating mga probinsya. Kanya-kanyang probinsya na ganyan talaga ang culture. Pero kung may ma-adapt man na mga iba, pero iba naman talaga yun. Tapos yung pagbabackstrap, ito yung magandang part ng backstrap. Dahil bago mo iset ito, ihahanda lahat itong mga gamit sa backstrap. Ito yung tinatawag sa mountain province na ipitan o clamber. Tapos ito yung tinatawag naming fallika o ito yung button na pang siksik. Pang ganito. Tapos itong wooden shuttle, paglagyan ng pang weft. Tapos ito yung may mga tali at saka itong isang na mag-partner para mahabi po yung... Alternate po kasi itong dalawa, parang mag-X. Para pwede mong ipasok yung habi. Alternate po sila. Tapos itong mga ibang designs, ipipilo mo yung designs, tapos lalagyan mo ng mga string at saka additional sticks para makagawa ng
iba-ibang design. Tapos ito yung controller para makontrol yung width ng mahabi. Tapos bago ihabi ito, ang pinakamasaya nung panahon namin, nung bata pa kami, yung mga nanay namin at saka mga anak, silang nagdalawa pa, kailangan partner kasi sa backstrap. May nagdadala doon para sa warping. Dahil sa warping kasi sa, ang pangalan nito sa loom, isa ka lang mag-warp. Ito po kasi ay parang yung banding ng mag-ina doon sa amin na parang hobby nilang dalawa yun. Dahil yung warping kasi dire-diretso hanggang sa matapos. Tapos pagkatapos, saka lalagyan ng mga ito. Tapos na. Yan. Madali lang po ito pag sa plane. Dahil dalawa lang po pag plane. Ay siguro eh, yung maganda na may mga workshop na mga ginagawa ng mga ibang groups o mga public, ano po yung agency ba tawag doon? Na magbibigay ng workshop, lalo dito sa sentro, para makita yung mga bata kung paano gumawa nung unang panahon, kung paano yung traditional na weaving. Dahil yung nakikita nila kasi sa ngayon ay yung pedal loom o yung machine. Pero po sa aming probinsya, dahil talagang nakikita lagi araw-araw ng mga bata. Pero dito sa mga sentro, kung walang mag-introduce, hindi po siya makita o malaman ng mga ating kabataan.